Hi, so magandang araw. Nandito naman po tayo sa ating another episode ng ating music lesson. So bago po ulit tayo magpatuloy, i-click muna natin ang like and subscribe button. Yan. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ang musical alphabet and musical notes. So lagi po nating tatandaan, iba yung alphabet. Iba yung alphabet na ginagamit sa music sa notes. So, ito po yung kalimitang nakakalito. Kasi, minsan, yung notes, ginagamit yung alphabet. Anyway, pwede rin naman, pero mas maganda na malaman natin yung kanilang exact, yung eksaktong tawag sa kanila. Okay? So, umpisahan natin sa musical alphabet. So, sa musical alphabet, so, nakalagay na doon yung clue kung ano nga ba ang mga ito. Pag sinabi nating alphabet, so, ito ay tumutukoy sa mga letters. Okay? So, sa musical alphabet, wait, musical alphabet, abbreviate na lang natin. Sa musical alphabet, merong 7 letters. And ito ay kinocompose ng 7 letra. So, ano-ano ito? So, ito ay ang letter C, D, E, F, G, A, and B. Yan. So, ito po yung ating musical alphabet. So, kaiba sa karaniwang alpabeto na ginagamit natin, ang alphabet, nag-uumpisa siya sa letter A. Pero sa music, nag-uumpisa tayo sa letter C. Okay? So, C, D, E, F, G. And then, baka malito kayo, wala ng H. Kasi iba, yung mga baguhan, medyo nalilito. Nilalagyan nila ng H, pero wala pong H. So, ang kasunod ng letter G ay A and B. And then, after po nyan, babalik lang sa C. Another C and then D, E, F, G, A, B, and then so on and so forth. So, sa music po, actually, madali lang tandaan ang alphabet sa music kasi meron lamang 7 letters na kailangan tandaan kumpara sa alpabetong ginagamit natin pag nag-aaral tayo. Kailangan nating i-memorize yung 26 na alphabet. 26 ba? Or 28? Kasama yung NG at saka NG. So, yun. Sa music, meron lamang tayong 7 letters na kailangan tandaan. At ito ay nag-umpisa sa letter C. Then D, E, F, G, A, B. Yan. Kung papansin ninyo, umulit lang siya sa umpisa. Bakit? Kasi po, habang papunta tayo sa kanan, ibig sabihin, pataas ng pataas yung tunog or yung pitch ng isang ng sound. So, anyway, wag muna nating pag-usapan itong mga pitch na ito. Ating muna pag-usapan na yung musical alphabet. So, meron lamang tayong ito. Tanggalin ko na ito. 7 letters. At, bawat musical alphabet natin, ito ay merong katumbas na music notes or sofa syllables. Sofa syllables. Yan. Ano-ano naman itong mga sofa syllables na ito? Okay. So, tandaan natin. Yung C, ang kanyang katumbas na nota or yung kanyang totoong pangalan bilang isang note, siya ay
do. Huwag kayong malilito. Yung C, siya ay do. Ibig sabihin siya yung pinakauna. Huwag kayong malilito dito sa D. Okay? And then, ang D naman ay re. Okay? And then, ang E, hulaan nyo kung anong kasunod. Do, re. Okay. Mi. Right? Mi. Do, re, mi. So, nung nag-aaral pa ako, nung nag-start pa lang ako mag-aaral ng piano, tinatandaan ko, E, mi, E, mi. So, medyo nawawala yung pagkalito ko. So, E, mi. And then, F. F stands for fa. So, ito madali lang tandaan kasi F, fa, F, fa. Mi, E. Ah, sorry. E, mi, E, mi. Then, fa, fa, F, fa, F. Then, sunod niyan ay sol. And then, la. Oh, ito, meron akong palatandaan dito. La. A. La. A. 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 La. Hindi si A lang. So, A stands for la. And then, B. T. Okay? So, ito yung ating musical alphabet. And then, ito naman yung ating sofa syllables or solfège. Yan. So, itong musical alphabet, kalimitan siyang ginagamit sa mga chords. Okay? Kalimitan siyang ginagamit sa mga chords. Yan. Sa mga chords ng guitar or ng piano. Ito naman, siya yung ginagamit sa notes. Okay, so wag tayong malilito. Anyway, meron silang relations sa isa't isa, pero wag tayong malilito. Ito yung kalimitang ginagamit sa notes. Kapag babasahin natin yung nota, hindi natin sasabihin na C, D, E, F, G. Hindi ganun. Babasahin natin siya ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. And then, kung chords naman ang gagamitin natin, babasahin natin, ang gagamitin natin yung musical alphabet natin kasi karimitang ginagamit ang musical alphabet sa mga chords. Okay? Pero kung beginner ka at ito yung natutunan mo, anyway, wala namang problema. Pero, as much as possible, kailangan masanay ka dito. Ito dapat yung gagamitin mo kasi sa mga nagbabasa ng nota, ito yung ginagamit. And then, sa chords, ito yung kalimitang ginagamit. Okay? So, katulad din kanina dito, tuloy-tuloy lang yan. So, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. And then, babalik ka sa Do. Okay? So, pakita ko sa inyo dito. Meron akong maliit na keyboard. Saan yun? Yan. So, papansinin nyo, ito yung Do. Yan, ito yung C. C, D, E. Wait, gusto ko siyang sulatan pero baka madumihan. Anyway, tandaan na lang natin. Ito yung C, D, E, F, G, A, B. And then, balik na naman sa C. C, D, E, F, G, A, B. Then, balik na naman. C, D, E, F. And then, dire-diretso lang. So, yun yung ating lesson ngayong araw na ito. Sana meron kang natutunan at huwag mong kalimutan na hit ang like and subscribe. So, maraming salamat!